Yo, what's up? What's up? Rap Guard in the house. Yo, nandito na naman po ang inyong bantay ng hip-hop at muli tayo ay magpabalik sa ating inumpisahan. Yo, ano ang first album ng Donggalo Records? Ano nga ba ang first album ng Donggalo Records? Yan ay walang iba kundi ang RAP First Issue. Ang RAP First Issue ay inilabas noong year 1996. Dito umusbong ang pinakamatunog na rap album sa taong ito. Ang RAP First Issue ay nilalaman ng mga kantang Quickie na ang kumanta ay ang IPK. Siyempre ito ay pinangungunahan ni Kuya Romel Jonah or also known as Uno at ni Gary also known as Tusok. Hindi nyo po nalalaman ng IPK ay may isang DJ na ang pangalan niya ay Tarak. Ang kanta ay tungkol sa alam nyo na isang madaliang yugyugan experience, kaya masasabi mo rin talagang real talk. Kumanta kayo lahat ito sa aming kwento. Na-experience mo na ba ng ganitong sitwasyon na walang iniisip kundi maka-stone? Ito'y tungkol sa isang bebot na aming nangli nung isang tao, kaya ngayon Joga ng Pebrero at araw ng 14, maharap kami ng chef. At ang sumunod naman ay ang Paano Na. Ang kumanta naman nito ay walang iba kundi si Syke. Kaya kung narinig nyo na yung mga tease ng Dear Critics ng Ghetto Dogs, palaging nababanggit ang Paano Na. Kung di ako nagkakamali, maging sa Ghetto Dogs 2.0 ay nabanggit din ang salitang Paano Na. Dahil yan po ang unang kanta ni Syke sa Donggalo Records. Ang kantang Paano Na ay tumutukoy sa sistema ng buhay sa Pilipinas at all about reality. Pangatlong kanta sa album ng Rap First Issue ay ang Bolan Chow ni J Flavor also known as PJ at Chiniga also known as Jeffrey. Sila ang unang members ng Chinese Mafia bago pinalitan ni Clutch B si J Flavor. Ang Bolan Chow talaga naman nagpa-wipe out sa mga punks noon. Ang pang-apat na kanta sa album ay ang Shy Kadiri. Shy Kadiri, Kadiri, Kadiri talaga. Gagawin na ang lahat sa mga halaga. Ang sabi ng mami niya, ang bait niya raw. Pusapin may araw na hindi siya nagalaw. Ito ay kinanta ng walang iba kundi si Richie Rich o mas kilala bilang anak ni Bakuko. Dito gumamit ng beat na beatbox ang style o yung bibig ng gamit. Ang kantang ito ay parang hardcore style ng Vinny Birocha na kanta naman ni Andrew. Ang panglima na kanta sa album ay ang Taong Tibet na kinanta ng MPS o mas kilala bilang Mad Power Society na kaya nabibilangan noon ni Mad Rough One o K ng El Latino, Crazy Mad Illion, Low Key, Opo at Decoy.
ikaw'y sa mga taong matitigas ang muka na nakakasalumuha mo sa mo everyday. Ang pang-anim na kanta ay ang A-E-I-O-U na kinanta ni Balisawsaw, Jap at Simon ng Back to Birth Clan o BB Clan. Isa sa matigas na nilabas noon sa RAP First Issue na tumutukoy naman para sa mga nakalaban na nagbabanta sa kanila. Ang pangpito sa kanta ay ang Taong Ina Mo o Taong Ina Mo na featuring ang IPK at si Pooch sa kanta ng Oblox na si Chaos o Carl sa tunay na pangalan. Taong Ina Mo. Ito ay tumutukoy sa mga kabataang bastos sa kanilang magulang. Dito ay pinakita nila ang galit nila sa mga kabataang salbahe. Hindi marunong tumanaw ng utang na loob sa kanilang magulang. Ang pangwalo at huling kanta sa album ng RAP First Issue ay ang Kapkapan on the Blocks na pinagsamahan ng Mad Poets at ng DFT. Ang kwento sa akin, ito ay hango sa kanilang experience sa tunay na buhay. Na minsan ay nakasakay sila sa isang sasakyan at sila pinababa at pinagkakakapan. Well, iba kasi ang panahon noon talaga. At malalaman natin ang kwento na yan pag nakausap natin ang DFT. At ito po ang itsura ng album ng RAP First Issue na inilabas noong 1996. At yan po ang kwento natin sa araw na ito. Sana may natutunan kayo sa ating ibinalita. Kung nagustuhan nyo po ang ating balita ngayon, hinihiling ko po na kayo po ay mag-subscribe at mag-like rin sa ating page sa FB. At naway wag po kayong magsawa na panoorin ang ating mga knowledge power dito sa Rap Guard TV.